Magandang araw mga kuya. Nung nakaraang video ay napag-usapan po natin ang tungkol sa mental conditioning tips para sa ating mga panlaban ng manok. So ngayong araw na to ay ang pag-uusapan naman natin ay ang tungkol sa physical conditioning tips para ma-improve po ang kanilang physical na abilidad na magagamit nila sa araw ng laban. So, ano po ba ang physical conditioning? So, very common sense po ay yun ang kung saan kinukondisyon natin yung kanilang physical na abilidad. So, ibig sabihin, dito po involved yung mga exercises na kung saan nahahasa yung kanilang physical ability. So, bago ko po ibigay sa inyo kung ano yung mga physical conditioning tips na ginagawa namin or exercises, kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel, please subscribe po and hit the notification bell para updated po kayo tuwing may bago tayong video. At sigurado po akong marami po kayong matututunan sa ating channel na ito tungkol sa pag-alaga ng manok. So now, we will proceed to the exercises na ginagawa ng RJ Strokes Game Park. So ano-ano po ba ang mga physical conditioning tips? Number one po, ang ginagawa namin ay ang pagpapakaskas or stretching. Dito po sa pagpapakaskas namin ng manok or stretching, nagre-range lang po siya ng 5 to 10 minutes sa scratch box. So, ang ginagawa namin, paglagay namin ng manok sa scratch box, ay binibigyan namin sila ng kunting butil ng mais upang kanilang kaskasin. So, anong benepisyo po ang makukuha natin sa pagpapakaskas? Ang makukuhang benepisyo po natin dyan ay nagiging sharp po ang manok. Opo. So, paano po nasabi na nagiging sharp yung manok? Kasi po, naghahagis tayo ng mais. Sa paghagis natin ng mais, ito po ay kanilang kinakaskas. Hinahanap po nila yung mais upang kanilang kainin. Sa ganung paraan po, nagiging sharp, nagagamit nila yung kanilang mata upang hanapin yung mais na yun upang kainin niya. Nakakatulong po yun upang yung mata ng manok coordinated sa kanyang katawan. Kumbaga nagiging sharp siya. Opo. So ano pa po ang benepisyong nakukuha sa pagpapakaskas? Dito po nade-develop yung cutting ability ng manok. Paano ko po nasabi? Kasi po habang nagkakaskas ang manok, na nade-develop yung muscle niya, na-improve, nag-gumaganda yung muscle sa kanyang balakang. Dito po sa kanyang balakang, hita o puntang balakang. Yun po ang ginagamit ng manok sa pagpapalo, sa pag-cutting niya. Pag pumalo siya, yun ang part ng muscle ang ginagamit niya. So, nakakatulong po yun sa ating manok. Pero, tatandaan po natin mga kuya, nag-range lang siya ng 5 to 10 minutes sa pagkakaskas. Huwag na po natin patagalin. So, number two exercise na ginagawa namin ay ang paglagay sa flypen. Opo. So, anong sa flypen po, ano ang para sa akin po, mas maganda na ang kanilang hapunan or dinadapuan ay tamang taas lang. Hindi po katulad nung iba na nakikita ko na napakataas po. Ang napansin ko po, pag ang kanilang dapuan ay nasa mataas, bihira po ang paglipad ng manok. Bihira po siyang dumapo dun sa pinakamataas. Mas maganda po kung katamtaman lang po ang taas ng dapuan sa flypen. Kasi mas madalas po siyang umakyat baba. So anong benepisyo makukuha natin dyan? Nade-develop yung muscle ng kanilang pakpak para lumakas sila, malakas pumalo, at saka magagamit nila yun sa pag magpapaluan na nagiging balansyado yung manok kasi gumaganyan yan eh. Mas maganda yung malakas yung kanilang balikat, yung muscle sa kanilang pakpak. So, number three ay ang exercise natin ay ang kahig. So, alam naman natin, very basic yan ang pagkakahig. So, bali anong ginagawa namin dyan? Sa pagkakahig, very slight lang po.
Very slight lang kaming magkahid, hindi po kami yung parang malulumpo na, wag pong ganun. Very slight lang. Pagkahig, then mga limang tahig na pagganyan lang, tama na po. Very slight lang po ang pagkakahig. So anong madidevelop natin sa pagkakahig? Dito po, pag sanay po ang manok natin na kinakahig, ang nadidevelop sa kanila ay nagiging focus po sila. Focus po sila sa kanilang kalaban. Parati silang nakatingin dyan. Tapos talagang umapoko siya. Yan po ang naobserbahan ko sa pagkakahig. Nagiging focus po ang manok. Pag hindi po sanay ang manok natin sa pagkakahig, dyan po na gumigiri, yung parang walang gigil ba. Pero kung sanay sila sa pagkakahig, focus po ang ating manok. Pero ang ano lang po dyan, very slight lang po ang ating pagkakahig. Then, next po ay ang pagsampi. So, dito naman po, ang pagsampi, ito po yung habang kinakahid natin yung manok, dyan po tayo nagsasampi. Ito po yung ang dalawang manok ay pinasinasanay natin na pumalo sila sa itaas. So, ano pong benepisyo ang makukuha natin sa pagsampi? Dito po, natuturuan natin ang manok na talagang ibigay niya yung kanyang paa. Na kung saan, kung pagdating man ng laban, magkabanggaan sila, masisiguro natin na talagang ang kanyang paa is sanay na, na talagang ibibigay niya sa kanyang kalaban. Ihihit niya yun. Makakatulong yun upang pagsanay ng ating manok, talagang kung magbanggaan man yung pagdating ng laban, talagang mahihit niya yun ng kanyang tari. So, next ay ang catch cup. So, ano po, paano po ang paggawa ng catch cup? Ito po yung gumagamit kami dito po ng dami na manok upang sinasanay namin ang manok na paluin niya yung dami sa itaas. Or kung malaking daming manok, pwede niyong gamitin yung mga manok niyo na kung marami kayong manok, pwede kayong kumuha, yun ang ipapalo niyo. So, ano pong benepisyo ang makukuha dito sa pagka-catch cup? Dito po sa pagka-catch cup, tinuturuan po natin ang manok na pumalo sa itaas. Napakahalaga po ng manok na magaling pumalo sa itaas kasi ang labanan ngayon, puro po sa itaas. Kung lamang kang pumalo sa itaas, mas lamang po ang iyong panalo. Opo. Ano pa po madidevelop? Dito po nadidevelop din po yung balanse ng manok. Kasi pag sanay yung manok pumalo sa itaas, madidevelop ang kanyang balanse. Kung paano siya mag-landing at kung paano pumalo ulit. Opo. So, kung pasensya na pala kayo mga kuya kasi hindi po ako magbibigay sa inyo ng demo. Kasi po, bawal po kay YouTube yung nakikita na yung manok ay... Kumbaga, yung mga ganitong exercise, bawal po kay YouTube. Kaya, ginawa ko na lang po parang lecture. Very basic lang naman po ito. Halos alam naman po ito ng mga magmamanok. Kung hindi nyo po alam, itanong nyo na lang po sa inyong kaibigan kung paano po ito ginagawa. So, ano po ang pang-anim nating exercise? Ito po ay ang sparring. So, ito po, para sa akin, ito po ang pinakamahalagang exercise sa lahat, ang sparring. Dito po sa sparring, dito po natin natuturuan ng overall skill yung ating manok. Dito po siya natututong pumalo, umilag, umangat, dito po sa sparring. Pero, situate lang po mga kuya na during sparring, dapat po ay 3 to 4 buckles lang po ang pag-sparring natin. Huwag po nating i-over-spar kasi masisira po ang katawan ng manok. So, paano ko nasabi na masisira ang katawan ng manok? Kasi po, ako po, na-experience ko na po ang mapalo ng manok. Nung ako'y napalo ng manok, napakasakit po. Parang namanhid po yung parte ng katawan kung saan ako tinamaan ng palo ng manok. So, mas lalo na kung manok ang tatamaan nun, talagang masisira yung katawan niya. At kung mamalasin pa, baka ma-injury pa yung ating manok. Kaya dapat mga 3 to 4 buckles lang. Tsaka,
Pag ginawa po natin ito mga kuya, itong mga exercises na to, situit lang po na very slight lang po ang ating gagawin. So, i-review po natin. Sa pagpapakaskas po, 5 to 10 minutes lang. Paglagay sa flypen. Paglagay sa flypen, mga 2 to 3 hours po. Sa pagkakahig, very slight din po ang pagkakahig. Sa pagsampi, isang bakil lang po sa pagsampi. Sa catch cup, mga 3 palo lang sa itaas. O 2 hanggang 3 palo lang po, tama na. Then sa sparring, mga 3 to 4 buckles lang din po, awat na. So, ito lang po mga kuya, yung sigurado po ako kailangan ng ating manok. Ito po yung ginagawa namin, dito po kami nananalo. Ang iba pong magmamanok na katulad natin, sila po, ang iba ay gumagamit ng table work exercise. Kung sa tingin nila doon sila nananalo, pwede nilang gawin yon. Ang sa akin lang po, hindi po ako gumagamit ng table work kasi po nakakapagod po yun. Kasi piniplip mo yung manok mo, ipan kung marami kang kinokondisyon, mahirap po yun. Tsaka hard masyado yun sa kanila. Baka para sa akin, ma-stress sila. Yun po ang iniwasan ko, yung ma-stress ang manok. Kasi once na ma-stress ang manok, diyan po hindi magpe-perform ng maganda yung ating mga alagang manok. Tsaka tatandaan nyo mga kuya, bakit slight lang po? Hindi po natin kailangan ng very hard physical exercises. Kasi po, ito po, ang sabong po ay labanan ng, kumbaga paunahan lang to eh. Ang tari po ngayon ay matatalim na. Kahit, halimbawa binugbog mo yung manok mo sa exercises, matigas yung kanyang katawan, wala pong matigas ngayon sa tari. Kasi ang tari po ngayon ay matatalim na. Kaya po, mas maganda po, kaya po nasabi dati na mas mahalaga na 80% yung mental conditioning, 20% lang po ang physical conditioning. Kaya po sa physical conditioning, very slight lang po ang aming ginagawa para hindi po ma-stress ang manok. Once na hindi stress ang manok, mag-perform po ang manok. So, yan lang po muna ngayon. Mga kuya, sana po ay marami naman kayong napulot na kaalaman sa araw na ito. Again, kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka po sa tuwing meron tayong bagong video. Kung dati ka na pong nakapag-subscribe, please like, share, and sa mga kaibigan mo or sa relatives mo para matuto rin po sila kung paano ang tamang pag-aalaga ng manok. So, again, kuya, thank you and good day!